guys, 'di ba nung isang araw nag I think nung nakaraang linggo nag-bake ako ng onion bread. Tapos yung nagupit ko na leeks, ayan oh, tingnan niyo. Yung nagupit ko na leeks, nilagay ko siya sa tubig. Ganto lang kataas 'yan, 'yan oh, 'yan yung nagupit ko na nagamit ko. Tingnan niyo naman, 'yan oh. Ginupit ko 'yan tapos ginamit ko yung dahon ng onion leeks. So ngayon ang laki na niya, tingnan niyo, tumubo na siya, 'di ba? Kakaiba. So itatanim ko 'to sa labas, I think kapag maaraw na. Meron na akong onion leeks ulit. Actually, pwede na nga ako ulit mag-bake ng onion bread. Tingnan niyo. 'Di ba? Itatanim ko 'to sa lupa kapag medyo maaraw na kasi medyo nag-pa din, makulimlim pa rin, no? Pangit ng panahon. And tignan nyo yung potos ko. Natanim ko na rin pala yung potos ko na iba. So, itatanim ko na lang to. Pinapalago ko lang ng kaunti itong nag-iisang dahon. Ayan. So, yan lang yung update sa aking sibuyas. And I think magbibideo pa ako later on. Hello guys! Kamusta kayong lahat? So, ngayon ay napakaganda ng panahon. And Easter na. Meron kaming Easter dinner mamaya. And after that is mag-iikot-ikot lang naman kami. And dyan lang kami sa labas sa gilid. And nagpa-booster na rin pala kami. Booster. Actually, nung nakaraan pa yung booster namin, nung nakaraang araw, wala na nga eh. Masakit lang yung braso ko, yun yung effect. And then si Pangit naman is nagka-siya, trangkaso. And after that, maglilinis lang kami. I think punta kami dun sa bahay. Check namin kung ano ng itsura dun. Medyo ngongo ba ako? Kasi umpisa na naman ng mga, allergy. Laging nagkaklag yung nose ko kapag pa-summer. Actually, kapag paiba-iba ng weather. And then, wala namang bago. Alam nyo yun? Kasi usually, ganun lang ng ganun yung routine ko every now and then. Nagbabago lang siya pag maganda yung panahon or namalabas ako, ganun. Pero usually kasi, ngayon maganda na maglinis ulit. Parang lagi ko sinasabi na maglinis, no? Usually kasi yun lang naman talaga yung ginagawa namin. After ng winter is maglilinis, magpuputol ng kahoy. Alam niyo yun, usually ganun lang yung gawain namin. So, papakita ko na lang siguro sa inyo kung anong magagawa namin this whole day. Nalagay lang ako ng aking hikaw. So, yeah, yun lang. Okay naman na ako, eh. Ready na ako. Ganito lang naman ang ayos natin. Mainit na kasi. Pero pag lumabas ka, medyo malamig pa rin siya. Ay, ano ba yung nangyayari na dito sa aking YouTube channel? Meron na naman akong copyright. Ewan ko ba dito? Meron nagpo-false copyright. Alam nyo yun? Yung kumukuha sila sa yun sa old video ninyo, ika-copyright nila yung old videos mo. Kaloka. Alam mo yung kanta na ginamit ko doon is naman siya, free gamitin. Lagi, itong company na yung laging nagpo-false claim. Ay nako, masyado silang anong tawag dito, nag-aano sila ng mga small YouTubers sa mga old videos. Kina-copyright nila. Kaya dapat i-dispute nyo siya once na false claim siya. Malalaman nyo naman na false claim siya kasi yung mga kina-copyright nila na music, minsan huni ng ibon or sometimes tunog ng sasakyan. Diba? Weird. Ika-copyright nila yon para lang sa kanila mapunta yung revenue. So, dapat i-check nyo siya. Marami na rin naman akong naayos na copyright kasi usually nga false claim. Oh, meron akong isa. Pero dinispute ko na siya. Siguro mga ilang araw pa to. 28 days ata or 30 days. Let's see kung aalisin na ito. Kasi lang naman yun. Ay nako. Anyway, yeah, yun lang yung gagawin natin for today. So, mag-isip muna ako ng... So, nag-drive lang kami ni Pangit sa labas kasi matagal naming hindi na-drive tong sasakyan. So, tinitesting lang namin kung okay pa. And, medyo maganda na yung panahon. Nakikita nyo naman, mainit na.
And maganda na ngayon maglinis doon sa kabilang bahay. So, yun yung gagawin namin ngayon hanggat may araw is titesting namin lahat. Ay, gagawin na namin doon sa kabilang house. So, nag-drive lang kami ng kaunti. Babalik din kami later. Medyo kumukulo yung sikmura ako. Ang dami ko kasing kinain na pork bun. Ang dami kong nakain na meat. So, medyo kumukulo yung chan ko. Pero okay lang. Kapag nagtabas naman na kami doon ng damo is, meron ng exercise yung katawan ko. So, hindi nasasakit yung chan ko. So, yeah, yun lang. And hindi namin isasama si Max kasi medyo, si Max ngayon, makulit. Makulit na si Max. And yung kapitbahay kasi namin, doon sa kabilang bahay, may mga bata. So, sila, nagda-drive, meron silang motor and meron silang drive na 4x4. So, minsan, nagda-drive sila. Si Max, ayaw nang maingay nun Parang na-excite siya kapag may tao. So, tahol siya ng tahol and baka habulin niya yung mga bata. Dito pa naman, kapag nakakagat yung aso mo, sagutin mo yung pagpapagamot. And bawal kasi yung ganun. Ikaw may kasalanan kapag naka-loose yung aso mo. So, kailangan nakabantay ka lang or hindi mo siya aanuhin. Hahayaang nakawala. Baka kasi makakagat siya. So, yeah, yun lang. Malapit na rin kami. Pabalik na rin kami. So, as you can see, ganyan lang naman yung lugar namin. Sobrang maliwanag ba? Huh? Diba? Nagsisimula na yung mga ibang farmer. Nagsisimula na rin yung mga farmer na magtanim-tanim dahil tag-init na. So, alam niyo na, ganun lang naman dito sa probinsya. Alright, so malapit na rin kami. Pabalik na kami sa amin. Doon na lang tayo magkita-kita sa lilinisan namin. Ayan, may church dito. Ayan, church yan. Ayan, pag tumingin kayo doon banda, lake na yun doon banda, lake. So, ewan lang namin kung pwede kami makapunta doon kasi medyo private na ata yung lugar na yun doon. So, nag-stop lang kami kasi pabalik na kami. Ooh, ang init! Summer! Yeah, it's the warmest day this year. Oh, nästa vecka. Oh, then it's gonna snow. Nay! Look, there's an old bridge there. Pwede kang pumunta doon kapag maglakad ka lang. Ang ganda ng sky. It's blue, no clouds. So it's so warm. It's nice, it's starting to get really warm now. So soon we can go to the beach and swim. It's not so hot in the water yet, but soon. So, nililinis ni Pangit ang mga tambak dito. May mga tambak kasi dyan dati, di ba? So, nililinis namin. So, puro barbed wire. You see, malinis na dito. And dito naman, konti na lang. And binalik pala namin yung wala kaming magawa nung nakaraan. So binalik namin yung bubong. I don't know if you can see it there. Binalik namin yung bubong. 'Di ba nasira yung bubong dito? Nasira yung bubong, binalik lang namin para hindi lalong masira. And yung bahay na to sobrang luma. Kung makikita niyo yung bubong niya dati, wood siya. Ang tawag ba sa shingle? Tapos pinalitan ng yero nung may-ari. Ewan ko. And kung titignan nyo yung dito, patches siya ng simento. Nakakatuwa lang. Tignan nyo, may barbed wire pa. Dati kasi dito merong wire, barbed wire na nilagay. And ayan yung basurahan dito sa gilid. Ayan yung old na tapunan nila. And nakita nyo ito,
last year nilinis ko to. Ito yung dating bubong dito. Bubong yata to nung bahay dito nung una. So ngayon, malinis na siya, 'di ba? And nagkakaroon na rin ng mga bulaklak dito sa gilid. Dati kasi wala yan na anuhan ng shade ng puno dito. Marami na rin kami dyan nilinis na mga puno. Nakita niya naman, malinis na siya, oh. And bukas, ilalagay namin yung tractor para ilagay naman yung mga basura dito. Kapag nalinis namin to dito. So, makikita mo na dun yung kapitbahay namin. Tapos, kapag dito ko naman sa gilid is, ayan yung view. So, ayan yung view nung side ng bahay. Tada! May marble pa dun, oh. Marble. May marble pa dito na parang ano siya, patungan ng bintana, something like that. Kasi dito, patungan ng bintana, and tingnan nyo, basag-basag na siya. Lilinisin na lang namin yan. Sige, tapon, mister. Sige, tapon, mister. Maybe has a home there. Spoon. May nakuha na, may nakita ko na ano, anong tawag dito? Spoon, matsked. Taran. So, ang kutsara sa Swedish is matsked. Ang teaspoon, kutsarita is tetsked. Tetsked. Tesked. Are tesked? Oh, a smaller one. Yeah, tesked. Ang kutsarita. So, yan yung ating nakuha for today. Our finding. Treasure find. Kutsara. And continues na maglinis. Nakita namin itong mga old stone. Parang divider siya para sa tanim dito sa gilid ng bahay. Nakita namin. So, nililinis ni Pangit ngayon. Ay, nakakapagod. Medyo malinis na yun dito sa side. And dito din sa side. O, diba? Kapag iikot na kayo sa bahay, malinis na siya. So, maybe tataniman ko dito ng bulaklak.
Kagaya nito, oh, tignan nyo. Diba itong stone na to? Last year yata namin to nilinis. And sa lahat ng mga tanim ko, ito lang yung namulaklak. Itong daffodil. So, tataniman ko na lang siya ulit ng bago. Ah, medyo hapon na rin, so we are going home na. Are we gonna fix the fence first? What, huh? The barbed wire, I mean. Oh, yeah. Nope. Nakakatuwa lang kasi tignan nyo, oh. And ito na lang bukas ang lilinisin namin. Yan. So, kapag, ito pa. Kapag ano, ang tawag dito? Kapag nalinis namin yung tractor, kasi naroon pa sa kabila yung tractor, may laman pa. So, andito ngayon nakatambak yung mga kalat, oh. Ito din, oh, yung nakuha namin barbed wire. Ito yung hagdan na ginamit namin yesterday, kasi inayos nga namin ulit yung bubong, binalik namin. And ito rin, tignan nyo. Diba, meron siyang stone na divider para sa tanim. So, I think, nilinisin namin yung bukas. So, ito yung itsura ng pintuan. Nandyan yung upuan namin. Actually, madumi pa siya. And, nakikita nyo ba tong excess na glass? Ipapalit namin yan dun sa mga nabasag na bintana. And then, ang tawag dito? Bukas na lang kami ulit maglilinis. Andun na si Pangit, oh. So, medyo palubog na rin kasi yung araw. And maganda ngayon kasi hindi mahangin. So, pwede kong magsalita or what. Hindi maingay. Can you finish? It's so cool. It's clean now. So, ayan na yung itsura ng bahay. Magpipikan na kami mamaya. Kukunin ko lang yung naiwan ko dun sa gilid.